Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Siyempre, excited na po tayo, mga kaaldab, dahil magaganap na nga po bukas ang birthday celebration ni Main Paul Kerson. Ito po yung isa sa inaabangan. Ito po yung isa sa talagang kinagigiliwan nga po, mga kaaldab, ang pagbibigay ng maraming cake kay Main Paul Kerson. I-remind ko lang po kayo, bukas na po yan. Pero bago tayo magsimula at bago natin talakayin itong latest updates natin, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin, ha, pagkatapos mong panoorin. Ito nga po yung mainit-init ngayon na talagang pinag-uusapan. Mga komento na kung saan nga po mapapaisip din po kayo. Real talk to, mga kaldab. Ang dami po kasi ngayon kumakalat, ang dami nagsasabing ganito, ang dami nagsasabi ng ganyan. Pero chill lang kayo, mga kaldab. Bastang importante lang naman dito, updated po kayo pagdating po sa mga kaganapan. Yung tipong mapapaisip din po kayo, mga kaaldab. Sabi ko nga po, depende na lang po sa pananaw at opinion ng mga taong dadaan sa channel natin. Yung mga bumibisita, tipo ba, na nagre-react at nagko-comment pabor po sa atin na sinasabing tayo din daw po yun. Huwag po kayo maniniwala ron sa mga baguhan. Hindi po ako gumagawa ng mga dummy account at never po akong gumagawa niyan. Kung ano lang po yung magiging comment sa akin, yun lang naman po yung binibigay ko at binabalita naman po sa inyo. Kaya wag po kayong maniniwala doon. Real talk to. At mayroon pong isang issue na kumakalat na tinatanong po sa akin kung gaano po ba yung katotoo. Mr. Destiny, may nagsasabi na may malaking tao raw po na mawawala na nga po raw sa, kumbaga, sa noontime show. Kasi kung titignan nyo, ha, ang pinag-uusapan lang naman dito, dalawa eh. Di po ba? Dalawang network lang naman po ang noontime shows. Ang Eat Bulaga at ang Showtime. Na may balibalita nga po na kumbaga, aalis na nga po raw siya sa part ng noontime show na yon. Di natin alam kung si Richard Paul Kerson yon. Di po ba? Hindi natin alam kung tuluyan na nga pong mawawala o si Mengay yon. Depende po. Depende sa sa mga maglalabasan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi pa naman o hindi ko talaga yan in-update dahil gusto ko ano eh, yung kumbaga klaro. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, marami naman po tayong mambabas nito kapag nagkamali tayo ng update. Sabi ko nga, ako nga po nag-iingat na rin, hindi na po katulad ng dati na kapag may latest updates agad-agad po binabalita natin yan, agad-agad po nagbibigay tayo ng mga kaganapan. Wala pong, kumbaga, hindi po yun 101%. Sabi ko nga po sa inyo, bago ako mag-react, bago ako magkomento, kung ano lang yung pinag-uusapan, kung ano lang yung trending, kung ano lang yung latest, yan lang naman po yung binabalita ko sa inyo. At yan naman po yung kagandahan nyo po sa channel ni Mr. Destiny. 101% updated po kayo. Hindi po ba? Real talk to. Kaya chill lang kayo, mga kaaldab. Huwag po kayong masyadong padadala. Huwag po muna kayong masyadong magre-react sa mga sasabihin nila, sa magkakaroon ng mga komento, lalo na nga po sa magaganap na birthday celebration ni Mengay. Normal lang po yan. Real talk to. Normal lang po yan. At ngayon, ha, baka magtaka kayo, Mr. Destiny, baka wala si Mengay sa Eat Bulaga kasi nag-post ang Main Girls o ang Daddy's Girls na taping ngayon si Mengay. Ibig sabihin yan, wala po siya sa Eat Bulaga. Real talk to. Pero pagka nasa Eat Bulaga po siya, kumbaga, dyan natin malalaman na talagang fake news po. At wag na tayong maniniwala sa mga naglalabasang taping si Mengay. Paano magiging taping si Mengay kung mapapalabas nga po ba siya sa Eat Bulaga? Hindi naman po ang taping kalahating minuto lang o kalahating oras. Di po ba? Ang taping, matagal yan. Kaya nga po yung iba inaabot po ng madaling araw dyan sa taping dahil kumbaga alam nyo na yung pinapoint natin. Kaya nga po pag nasa Eat Bulaga si Mengay ngayon, 101% tipo ba, huwag na po natin paniwalaan yung mga post ng Daddy's Girls. Ito'y base lang po sa aking senaryo.
base lang po ito sa mga naglalabasan ngayon. Gusto ko lang po updated po kayo kasi mamaya lumabas si Mengay sa 8 Bulaga eh. Di po ba? Although tape lang yung Webes. Di po ba? Pero sabi nila Webes, Biyernes, Sabado live daw po yung 8 Bulaga. Kaya nga po ako sa inyo laging updated sa mga bagay na yan. Kung ano po yung nababalitaan ninyo, kung ano po yung nasasagap ninyo, eh agad-agad ko naman pong binabalita yan. Yan naman po yung husay ni Mr. Destiny sa pagbibigay ng update. Pero depende na lang po sa mga magre-react, depende na lang po sa mga magko-komento. Basta kung ano lang yung latest, ano lang yung trending, doon lang naman po tayo. Po ba? Kaya huwag po kayo masyado magre-react ngayon, huwag muna kayo masyado mag-komento sa mga punto na yan. Basta ang importante lang, yung mga lumalabas ngayon, yung mga kumakalat ngayon, yan lang naman po. Kaya doon po sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan, sa mga taong nagsasabing ganito, nagsasabing ganyan, huwag po nyo paniniwalaan. Real talk to, kaya chill lang tayo. Darating din po yung point, mga ka-aldab, na magiging matatag, magiging kampante rin po tayo. Hindi po ba? Kaya ulitin ko, sabi po kasi nung iba, medyo dumadagundong daw po yung mga main fanatics at army. Normal lang po yan. Kasi hawak po nila si Mengay eh. Hawak po nila yung sarsuela. Normal lang na pasisiyahin po nila ang sarsuela. Di po ba? Pero dun lang po tayo kay Mengay. Sabi nga po nila, i-focus na lang po natin yung attention natin sa mga kaganapan. Kung ano yung, kumbaga, ipopost. Ang gagawin na lang nga po natin, mga mamis, mga titas, eh mag-post na lang po tayo ng birthday celebration ni Mengay o ng happy birthday Mengay ng maraming maraming cake para mag-trending siya. At least kahit papaano, doon na lang po natin maibigay, kasi kung magpapadala nga po tayo ng cake tapos hindi rin naman kukunin, medyo masakit yun, ha? Di po ba? Medyo hindi maganda at hindi talaga kaaya-aya. Biruin mo, nagsumikap ka, nag-effort ka, tapos hindi po pala tatanggapin. Di po ba? Although sabihin natin na eh Mr. Destiny, hindi na nilagyan ng ALDA pero hindi tinanggap eh. Alam naman po kasi ng 8 Bulaga kung sino yung mga taong hanggang ngayon sumusuporta sa ALDA. Hanggang ngayon nananatiling true-blooded ALDA nation, kaya kilalang kilala po nila yan. Kaya siguro kapag ka nagpadala ka rin ng cake at nabasa yung kung kanino siya galing, malamang ipabalik. Depende na lang po yan, depende na lang po. Po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. At huwag nyo pong kalimutang i-share po ang mga latest video po natin, latest update sa mga mami, sa mga titas, sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.